Kapo-partner, magit tatlong linggo na lang bago sumapit ang Pasko. Kaya naman, all out na sa paghahanda ang ating mga kababayan para sa pagdiriwang nito. Mula sa mga nagtataas ang Christmas trees hanggang sa mga display na namumutiktik sa pailaw, kanya-kanya ng pagandahan na display ang mga Pilipino. Silipin ang mga yan sa report na ito. Dumating ang Pasko para sa mga taga-Kabuyao, Laguna, kasabay ng pagpapailaw sa mga Christmas decorations sa lungsod. Nagliwanag ang harap ng munisipyo dahil sa mga makukulay at nagagandahang Christmas lights. Bukod sa mga bulaklak, mga ilaw na korting buwan at sari-saring palamuti, meron ding life-size na Christmas belen. Siyempre, hindi kompleto ang Pasko kung wala ang Christmas tree. At ang kanilang pambato, may taas na 45 talampakan. Plus points pang gawa ito sa mga recycled material. Taon-taon atraksyon na sa Kabuyao ang mga engrandeng dekorasyon. Makulay rin ang gabi ng mga residente sa Batangas City. Pinailawan na rin kasi ang Christmas display sa Plaza Mabini. Ilaw umuulan naman ang mga bituin sa dami ng mga ilaw, kabilang na ang Christmas tree na may 2,000 LED lights. Pero bukod sa makulay na Christmas tree, pinanood din ng mga taga-roon ang animatronic Christmas display na nagpapakita ng tradisyonal na Pasko at pista nating mga Pilipino. Sa Araneta Center naman sa Quezon City, pinailawan din ang makulay na belen sa may farmer's market. Tampok dito ang life-size figures ng mga karakter na bumisita sa sanggol na si Jesus. Bago pa ilawan, isang misa muna ang idinaos. Dumagsa naman ang mga namamasyal at bargain hunters sa Christmas Bazaar sa Green Hills. Malulula ang sino mang magpupunta sa dami ng mga pwedeng bilhin. Mula sa mga damit, sari-saring accessories sa mga babae at syempre mga laruan para sa mga tsikiti. Kung hindi nyo trip mag-shopping, sigurado mag-enjoy naman kayo sa dami ng makakain. Tiyak na matatakang kayo sa amoy pa lang ng mga iniho na karne at mga tradisyonal na kakanin. At gaya ng nakagawian, pinasinayaan din ang animatronics Christmas display.